Today is a Father's Day. Hello sa mga tatay. Dito yung Venturi 500. One month nang nasa akin po. Ito yung demo unit ng Venturi. Lulubog na namin sa ilog. Nagpunta na ito ng bundok. Iluwi na ito ng probinsya. Nilarga ko na ito. Pero wala kayo nakikitang vlog ko na nilabas gamit-gamit to. Kasi nag-iisip talaga ako ng sobra. Dahil nung una, balak piliin yung Bristol Bobber 650. Diba? Kaya review ko lang dapat to. Kaya lang nung nagamit ko na to, ayoko na pala ng Bobber kasi meron naman akong cruiser. May Vulcan naman ako dito sa bahay namin. So, the closest you can get to a cruiser, pag gusto mo ng cruiser, okay naman. Sobrang solved naman ako dito sa cruiser, sports cruiser ng Vulcan Kawasaki. Alright, biglaan lang, ganun lang. Maglalabas tayo ng motorsiklo. Naisipin kong biglaan maglabas ng motorsiklo ng araw na to. So, pupunta tayo ng Bristol Motorcycle Shop sa Caloocan 10th Avenue at labas tayo ng Bristol Venturi 500. Ang gusto ko ay yung black and gray. Bakit black and gray? Kasi dapat ang gusto kong kulay is either ito kasi medyo friendly ko sa mata. Ilang araw na nasa akin to yun. I mean, isang buwan na nasa akin to. Kaya lang, si gandang kara namili ng black and gray. So magkaparehas kami ano, ni red sweet potato. So tara, samahan niya ako sa aking biyahe ngayon para kunin yung ating bagong motorsiklo. Let's go! Katama na! Jeff! Alright! Good afternoon, everyone, and happy Father's Day! Ay, di ko alam kung anong oras, anong araw ito ma-upload. But happy Father's Day to all! Yeah! Today, we are going to Bristol Motorcycles in Caloocan para ilabas natin yung ating sariling Venturi. Sobrang na-enjoy ko to, guys, itong motor na to. Misteryo talaga kung paano ako na-inlove sa isang adventure bike because my heart is really with cruiser types, no? Yung mga tipong Tito Rider. Tito Rider talaga ang papa nyo. So, nandun talaga yung puso ko. I'm all for that. Pero, meron na akong Vulcan 650. So, naisip ko, kaya naman ng i-fulfill na yung Vulcan 650 yung need ko. Need ko to ride like a Tito. So, siguro, magsisettle na tayo dito sa ano, adventure bike ng Bristol. Ano to? Parang river crossing, ha? Actually, hindi ko alam kung it's time for me to step up dun sa mga 1200cc na mga adventure bikes. Anong hahanapin ko sa 1200cc na adventure bike agad-agad kung eto naman, nakufulfill naman niya yung needs ko, no? Nakatawid naman ng ilog to, nakakyat naman ng terrain, nakabiyahe naman ng malayo. Hindi ko nalang bilag yun, guys, kasi noong time yun, iniisip ko maglalabas ba ako na sarili ko o hindi. Ano ba yung mga factors kung bakit tayo bagong isip na mag-adventure bike na lang tayo? Unang-una, na-enjoy ko talaga yung mga adventure na ano, yung mga tumawid kami ng ilog, nag-rough terrain kami. Na-enjoy ko talaga yun, guys. Talaga bang, kumbaga, hindi lang puro patag na kalsada. Na-enjoy ko talaga yun eh. Wala akong ganung motorsiklo. Kumbaga, ang motorsiklo ko lang ay yung cruiser lang. O yung mga demo units na ano na dumadaan sa atin, doon ko dinadala. So why not have my own bike kung ganun rin lang pala, di ba? Today, happy Father's Day to me. Maglalabas tayo ngayon ng Bristol Venturi adventure bike. Ito yung 500. In love na ako sa tow shifting ngayon, guys. Sa mga hindi po familiar sa term, ang tow shifting po yung dukot. Yung siso tayo, pagtawag dun ay hill tow shifting. Ito tow shifting. Lahat ng nireview kong motor ay tow shifting maliban sa Bobber 650 ng Bristol. Yung nireview natin na ano na KTM 390, 790, 790 Adventure R, yung Husqvarna, Vitpilen, tsaka yung Svartpilen, lahat yun ay tow shifting. Hindi na rin ako nagsusuot ng mga pang-araw-araw ng shoes para mag-ride, no? Kasi nag-designate na tayo ng pang-laspagan talaga natin. Ito yung Exostar natin. Kasama natin si ano ngayon, si Bunso, si Jeff. Kasama natin si Jeff Jemperly Motovlogs. Kamotmot Motovlogs. Nagpalagi yata siya ng pangalan sa YouTube niya eh. Kamotmot niya yata siya eh. Nagkahiwalay na kami ni Kamotmot. Na-excite na ako, guys. Oo. Maging akin ng tuluyan yung Venturi 500. Wow! Naitawag ko na siya noong Friday na ilalabas ko ngayon. So ngayon, magkakaroon tayo ng ano, na activation steps. Kasi ang motorsiklo, bago ilabas yan, bago pagganahin for the first time, ina-activate yan. Tine-check yung ano, level ng langis, yung gear ba, pumapasok ba na maayos, yung light indicator ba, maayos bang tignan, tama ba yung ini-indicate ng mga ano, ng mga warnings dito dun sa nangyayari sa motor, yun. So yun yung activation process ng ano, ng motorsiklo, no? Gung-gung. Na-excite ako, guys, kasi yung susunod na mamanayo ko pa ako mamaya. Aking motorsiklo na. And I'm so excited! Na-excite ako. Oh my God!
Yes! Woo! Konti na lang. Malapit na. Ha-ha-ha. We are here finally. Alright, ito na yata yung motor natin. Sa isang sulat mo, ay nabihan ako. Ayan na ba yung akin? Sign, ito. Ayun! Alright guys, so dito na ngayon sa Bristol Motorcycle sa Caloocan. Ito na unit natin guys. Ito na, nakalagay. Nakikita niyo, ayan o. Nakalagay, activated Papa Jack. Kulang ng son. Papa Jackson. Ito yung aking Father's Day gift. Pogi guys, yahoo! Eh. Ayun yung demo unit na ginamit natin. Yung blue. Ito yung iuwi natin ngayon. Ito. So, hindi ko alam kung iuwi ko siya nang nakasupot pa o paano ba. Mga plastic na para maganda tignan. Bagong-bago, man! So, i-start natin yung motorsiklo for the first time. Yan. For the first time, guys. Yay! Kinikilig ako. Bagay! Odometer ay? 170. 170? Sa gasolina yun, ito yung odo. Ah, 4 kilometer lang, so kakababa lang. Oo, kasi ano lang, inikot lang. Sina, check! Wow! Ilaw, check! Hazard! Gumagana yung likod! Hazard! Ilaw! Passing light. Check. Bisina. Ayo. Kill switch. Wow. So guys, hindi ko kanina nabanggit ko na sa inyo, no? Ang laking factor kung bakit nagbago yung isip. Kasi dapat ang gusto kong maging motorsiklo yun, no? Yung bobber. Yung Bristol bobber. Sobrang gandang bike niyan. Sobrang sulit yung niya bobber niya. Kaya lang, nung tumawid kami ng ilog, when we cross river sa Santa Ines tsaka sa Santa Cruz, na-realize ko na kailangan ko na isa pang motorsiklo ng adventure. Kasi yung motorsiklo natin, yung Kawasaki Vulcan. So, meron na tayong cruiser type. Sobrang sulit dito guys. Nalagyan ko to ng box dito na malaki. Malaki. Yan po kalaki guys, yung ganyan kalaki, ganyan. Ganyan o. Parang gano'n na kay kuya. Joke lang. Sobrang saya ko guys na because you know, celebrate small victories. Wow! So guys, pupunta na tayo doon sa window na nakita. Prepare na tayo. Push out nga pala sa para clothing ha. Yan, para clothing man ako salamat. Guys, atin na yung motor. Yahoo! Nanginginig pa guys, oh. So guys, kasama natin ngayon si Papang Arch. Ayan. Siya po yung punong abala dito sa showroom ng Bristol Motorcycles. Atiwaldas. Caloocan. Pero papi, atin niyo muna. Guys, punong-puno na stock ngayon itong, itong showroom nila. Kompleto ng bumper. 650, merong Venturi. 500, may Piloche, nandun. Lahat ba na kulay available niya? Sa Veloce, kompleto tayo sa bumper and sa Venturi, kompleto din tayo. Kompleto. At meron din yung, siyempre, the product and the unit that launched Bristol and the Philippines, the Classic 400. It's still here, guys. Yung ganda ng mga talaga unit ngayon. And ito po yung kukunin natin unit, gantong kulay, although nasa labas, didemo lang natin. Kailan ba nilaunch itong Venturi sa Philippines? Yung Venturi, dumating yan mga 2019. So, 2 years pa lang? 2 years pa lang dito yan. How's it doing, the sales? So far, yung Bristol Venturi kasi, siya yung parang bestseller natin siya. More than half of our sales, Venturi.
More than half of your sales Venturi. Mm-hmm. Ano sa palagay mo bang yung ano, yung pinaka asset ng Venturi kung bakit siya binibili? To be honest, more than the more expensive brands which have the same look. Ano yung palagay mong edge niya? For me, ang pinaka-edge talaga ng Venturi 500 is yung price point niya na 368 kumpleto na. 368 kumpleto na. Pag sinabi kumpleto na, may crash guard na siya, may mga grip shields, tubeless tires na siya. Sakay spoke. Sa mga bagay na bibili mo sa iba na mas mahal, dito, yung upgrade, wala na rin. Yep. Kasi binigay na ng motor. Baka anong gusto mo sabihin sa mga taong hindi pa nakaka-visit sa showroom ng Bristol? People who are missing out on opportunities to visit or look at Bristol before buying their bike. Okay, kung naghahanap sila ng bagong motor, kung galing man sila sa maliit or pang second ng big bike, try nila i-consider yung Bristol. Kompleto naman na yung lineup natin. Meron tayong Adventure, may mga cruisers na tayo, may mga naked bikes na tayo. At saka, pag nag-visit sila dito, meron tayong mga test units. So, at least mararanasan nila first hand kung bakit maraming kumukuha na rin magkoconsider sa brand natin. Yan. So guys, pagdadalaw kayo nito para mag-test drive ng ano ng Bristol, i-PM niyo muna ako para ibalik ko yung mga demo unit. Lahat ng demo unit kasi patulong sa bahay ko. No, kakabalik ko lang ng blue na Venturi 500. Sobrang, alam mo ba, sobrang na-enjoy ko because primarily, I wanted to have my own bobber. Mm. Diba? Kasi yung heart ko nandun talaga sa cruiser. Mm. Cruiser talaga ako. Pero nung itinawid ko sa ilong, I thought the bike would fail me kasi bagong brand. Bagong brand yung ano, tapos 500cc ang mga kumpiti sa market, mga 1200cc, diba? Yun talaga yung kalaban niya sa market eh. I thought ipapahiya niya ako eh. Tinawid ko ng ilog, inakit ko sa rough terrain, ibinihaya ko ng long distance. Magkita ko ng DK, hindi ko nalang binag kasi baka hindi niya kapahiramin ulit. Mga tumba ko, ano yun? Hindi ko na pinakita yung mga tumba ko. Hindi ako pinahiya ng motor. I mean, wala kang magre-reklamo sa motor. And watch out sa review ko sa Venturi. Kung nakita niyo yung review ko sa Veloce, I have nothing to say against the bike kasi for the price point that it has, yung feature niya, panalo ka. Ayun nga, kung nagko-consider kayo ng bagong bike, be sure to drop by dito sa Caloocan branch natin. May mga test unit tayo. Open tayo from Monday hanggang Sunday. Open na tayo dati kasi nagko-close tayo ng Sunday. Ngayon, every day of the week, open na tayo. So yun, guys, ha? So, congratulate po naman ako. Yes. Okay. Salamat, Papang Arch, for facilitating yung release po ng bike natin, yung Bristol Venturi black and gray combination. Diba? Mm-hmm. Take note, namili po niya si Gandakara. Alright guys, sige, lalagyan na tayo para ibigay ko na pa uwi yung nakasupot na motorcycle ko. Thank you, Papang Arch. Okay. Salamat. Well guys, ito na yung ikinabahan natin para maging ato na talaga yung motorcycle. Yes! Ulan na lang guys, ay abot sa amin yung susi. Alright guys, ang lakas ng ambon ngayon pero sasungin na namin to, bahala na si Batman. Ito na yung motorsiklo natin, nakasupot pa, may mga specs sheet pa na silalim ng supot na upuan guys, nakasupot lahat ng ilaw. Tsaka na yung full review nito. For now, uuwihan ko lang munang sasakyan to hanggang bahay. So dalawa na big bike natin, isang Kawasaki Vulcan and of course, the ever reliable Bristol Venturi 500. Start natin guys. Wow! Tara na Jeff, asan na? Di ka na marinig. So medyo umaambon guys. At dahil gamit na natin yung bagong Venturi 500 na hindi natin ipapahiram kay Jeff kahit naririnig niya. At lumakas na naman ang ambon. Ay, lumakas yung ulan. My God. Parang mas malakas yung ulan sa ilalim ng LRT, no? Very memorable po itong paglabas ng ating Venturi 500. At hindi ko papahiram to kay Jeff. Ayan siya. Ayan si Jeff. Ayan, nakikita niyo ba yan?
hindi natin papahiram sa kanya to ngayon pa lang. Sabi ko na. Kapag yung susi, kapag yung susi. So kahit pa paano guys, nadagdagan ng motorcycle sa garahe natin. So we have the adventure bike now and we have the sports cruiser coming from Kawasaki. It's a Vulcan 650, tapos itong Venturi 500. And I plan to have two more motorcycles sa garahe natin. Ayan, shoutout nga pala to Bristol Motorcycles in Caloocan. Maraming salamat Bristol Motorcycles in Caloocan. Thank you very much for facilitating the release of my Venturi 500. Napag-desisyon ko na ilabas to ngayong Father's Day guys. Para naman ano, yung Father's Day 2021, anong ginawa mo? Diba? Ginudjab ko sarili ko. Bakit? Paano mo ginudjab sarili mo? Naglabas kami ng, naglabas ako ng Venturi 500. Yun! Alright guys, nasa bahay na tayo guys. We are now at home. And I'm so happy ngayong araw na to guys. Sobrang happy. Thank you very much again to Bristol Motorcycles ng Caloocan. Maraming salamat. We are now at home. Thank you very much. Hope you guys enjoyed yung ating mounting vlog na para ilabas itong motorcycle natin. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.